Hello guys, welcome to my channel again. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay Manny Pacquiao at saka si Pastor Kiboloy. Sana magustuhan nyo ito at panoorin nyo hanggang sa dulo. Guys, pag-uusapan natin ngayon kaya tungkol kay Manny Pacquiao kasi parang narinig ko kasi siya na parang pinagsabihan yata na corrupt daw si President Duterte at saka may plano atang tumakbong presidente. Ang masasabi ko lang kay Manny Pacquiao kasi 'di ba noon kampi na kampi kay sa ating president ngayon. Pero ngayon bumaliktad kasi may plano atang magpresidente. Ang masasabi ko naman kay Manny Pacquiao, kung plano mo mag-run ng president, no need to destroy other people kung gusto mo, di ba? Huwag ka nang dapat manira sa kapwa mo. Just gawin mo yung gusto mong gawin na wala kang sinasaktan na ibang tao. At saka kung bakit ba gusto ni Manny Pacquiao mag-run ng presidente, ang yaman-yaman na nga niya, guluin pa niya ng buhay niya. Bakit kaya? Yan ang tanong. Bakit kaya? Ayan, di ba? Noon ipinaglalaban si presidente natin, di ba? Tapos ngayong malapit na ang halalan na naman, ayan, nagsisiraan na naman. Bakit hindi na lang mga opisyal natin sa Pilipinas, yung mga matataas, no? Bakit hindi na lang nila pokosan kung paano itaguyod ang Pilipinas? Diba? Sila pang mga opisyal, yung mga tataas na opisyal ang nagsisiraan. E paano susunod yung mga tao sa kanila? E sila nga mismo nagsisiraan. Silang gumagawa ng batas, nagsisiraan. Diba? Yung mga ganun na bagay. Kaya lang, ang pokosa na lang nila sana, yung kung paano ibaba yung mga presyo sa Pilipinas. Kasi ang mga price sa Pilipinas is over. Kahit gaano natin kakayod ng kayod dito sa abroad bilang OFW, ang mga sahod natin hindi pa kasi sa ating mga pamilya sa Pilipinas dahil ang isang kilo ng bangos, galunggong or bangos mga isda ngayon, ang pinakamababa is 220. So, paano tayo makakaipon ng OFW ganon? Diba? Dapat yun na lang ang pukosan na nila, hindi yung siraan dyan. At saka, hindi ako against hindi ako kampi kay President, hindi ako kampi kay Manny Pacquiao. Ang sinasabi ko lang, kay Manny Pacquiao kasi, ang mali niya, kasi nagbabasa siya ng Bible in France, marami niyang members. Bakit kailangan niya manira ng tao, diba? Nag-aano siya ng Bible, may siyang, wala akong pakialam kung anong paniwala niya. Pero ang gusto ko lang, kung talagang yung puso mo is, nandyan si God sa puso mo, huwag nang kailangan manira ng tao. Diba? Kung talagang ibibigay ng Diyos na ikaw ay maging presidente ng Pilipinas, ibibigay yan without destroying other people. Diba? Mga ganun na bagay. Kasi minsan, sa atin kasi mga kapwa natin mga Pilipino, sa ating mga Pilipino, di ba? Hindi naman lahat, pero karamihan. Kung may kailangan ka doon sa isang tao, kailangan mo pang magsalita ng against sa isang tao para pabigyan ka ng tao na yung gusto mong lapitan, di ba? Hindi masamang ugali natin Pilipino yun. Yun ang pinakamasamang ugali natin na Pilipino. Yun sana ang matanggal. Kaya masasabi ko lang kay Manny Pacquiao, sabi nga ni Pastor Kiboloy, makinig ka, Manny Pacquiao. Sabi nga ni Pastor Kiboloy, linisin mo naman ang sarili mo bago kang maningin sa mali ng iba. Diba? Pakinggan nyo ito, guys. So, ano na ang at hindi tapos? At nagkasira-sira na hindi pa nagamit. At ang pagkagawa niya at that 4 billion, para pong bodega. Project ni Manny Pacquiao. Pagkagawa. Ang kalaki-laki ng budget, ganun ang itsura. Parang hindi mo malaman kung anong nasa loob, kung paano gagamitin. Pag ganun-ganun. Para siyang bodegang malaki. Parang bodega ng copras. O wala namang itsura. Sa 4 billion, kailangan maganda ng puting na niyan. Ayun, nandyan na sa talahiban. O,
ngayon na nakikita ng ating research team ito na ito pala ang nauna, yung under kay Chongbian, under Republican so-and-so, tapos pumasok itong kay Manny Pacquiao na author, pareho silang taga Sarangani, at ngayon, ayan, pinag-combine ang dalawa. So, ano na ang nagamit sa 500 million budget? Ano na ang nagamit sa 3.5 billion budget? Wow. Kasi pinag-isa na yan. Ang existing kinain, ang bago kinain yung existing, ayan na. Ngayon, ito po yung ating nakikita. Hindi pa nagamit, bulok-bulok na. Kaya... Ayan, sabi nga ni... Sabi ko nga, bago ka manira sa kapwa mo, siguraduhin mo na wala ka din itinatago. Kasi lahat ng itinatago, lalabas din yan. Inumpisahan mo kasi, Manny Pacquiao. Kaya ngayon, hindi ako kampi sa kahit sino. Pero ang gusto ko naman sana sa'yo, Manny Pacquiao, kasi ikaw ay parang pastor na din na nagsasalita sa in front ng mga members mo about the Bible. So, gawin mo yung tama. Gawin mo yung tama. Huwag kang kailangan manira. Diba? Kampi mo dati, diba? Tapos bumaliktad ka. Asikasuin nyo na lang ninyo yung ano, yung kung paano bumaba ang preso sa Pilipinas kasi mamatay na kami sa katrabaho na OFW dito. Wala kaming ipon kasi ang mahal nga ng bilihin ng mga pamilya namin sa Pilipinas. Yung sahod namin dito, walang natitira kasi ang mahal ng bilihin, mga bangos, mga ulam, ang everyday, daily na ginagamit nila, very expensive doon. Dito nga sa Thailand, kahit lockdown, same price pa rin sa normal na panahon, lockdown, same price pa rin, hindi mo tumataas yan. So iyan sana na lang ang asikasuin yung mga matataas na opisyal sa Pilipinas, malamang gaganda ang bawat buhay ng Pilipino sa Pilipinas kung yung preso talaga ang ibaba nyo at medyo taasan nyo ang mga sahod ng mga nagtatrabaho doon. Dito sa Pilipina, ay sa Thailand, ang maid dito sa local dito, ah, yung mga sumapasok ng maid, kahit kalahin nila yan, kahit hindi nila kalahi, ang pinakamababang price nila yan sa sahod nila sa isang buwan, 12,000 baht. So, kung ganun din sa Pilipinas, ang sahod ng ano, ng mga worker dyan, at tataas naman, yung kung compute nyo naman kung paano sila mabuhay sa ganyan na sahod, mga ganyan, tapos yung mga preso, yan number one talaga ng hiling ko sa inyo, wag na kayong mag-aaway-aaway dyan, opisyal ng Pilipinas na yan. Ang isang hiling ko sa iyo bilang OFW, kasi hirap na din ako sa buhay dahil sa mga presyo ng mga bilihin dyan. Yung baba ng presyo ng bilihin, mga ulam, mga pagkain. Alam nyo, bumibili sila ng mga produkto. Halimbawa, palay, bili sila ng palay. Tapos pag ikaw naman na nagsasaka, bubili na ng rice, double price na. Ano ba yan? Nakakaano naman. Kaya yan, sana makarating sa inyo ito at sana naman asikasuhin nyo yung baba ng presyo sa bilihin ng Pilipinas. Ayan lang masasabi ko at saka Manny Pacquiao, makinig ka sa sinasabi ni Pastor Kiboloy dahil nasampulan na si Vice Ganda. Bahala ko na dyan. Thank you guys for watching. Yun lang tayong pinag-usapan natin sa next susunod na ano natin, ang video na naman natin ay may part 2 to, pero hindi ko pa alam kung ano. At saka ano, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa aking video. At kung pwede po, pakishare at comment kayo kung ano yung naman yung gusto nyong ihiling sa ating mga officials sa Pilipinas. Thank you guys! Bye-bye!